Guys, welcome back to my channel, and for today's video I will give a comment about Avon products. So dito nyo malalaman kung effective ba yung product ng Avon or hindi, kung maganda ba yung quality ng product ng Avon or hindi. So kung gusto nyo malaman yon, just keep on watching. So ang video na ito ay para na rin pala sa mga mahilig mag-order sa Avon at saka yung mga mahilig sa 1 month pay, di ba? So, sa mga hindi pa pala nakakaalam, is ako po ay certified user na ng Avon mula pa nung first year college ako hanggang ngayon na fourth year college ako at member na ng dealer ng Avon product, Avon company. So, marami-rami na rin yung mga nagamit kong product ng Avon. Marami-rami na rin yung mga na-testing ko sa product nila. Simula natin sa perfumes, sa deodorants, sa makeup products, sa mga facial wash, sa mga lotion, sa mga underwear, sa mga ano pa ba? Mga kung ano-ano, mga bags, di ba? So, marami na akong na-try na mga product ng Avon. So, dito, ito, yung mga bibigyan ko ng comments na product ng Avon ay bago pa lang to sa akin. At saka, ano pa lang, yung mga isang buwan pa lang nagagamit. Yung iba, luma na, pero meron pa rin natira. At saka, yun na yun siguro yung bibigyan ko ng comment kasi yung iba wala nang laman, di ba? So, yung una kong bibigyan ng comment is this one, yung Simply Pretty BB Cream. Yan. In a shade nude. So, ang maka-comment ko sa product na ito is hindi ko siya bet kasi hindi siya blendable kung gagamitan mo ng sponge. Kailangan kamay yung gagamitin mo at saka maramdaman mo talaga yung ano, yung lagkit pag kinakamay mo. So minsan parang naiirita ka sa lagkit. Kaya ito yung makakomment ko at saka medyo maputi siya sa akin kahit nude na siya. Kaya hindi ko siya siguro bet para sa akin. Ito yung kanyang itsura. So next ay itong Simply Pretty Whitening Press Powder na may SPF 14. Yan yung itsura niya. So, in a shade Soft Base. Ang makakomment ko sa product na ito ay siguro okay siya, okay din siya, pero hindi lang tugma siguro yung shades ko sa whitening powder na ito. Hindi tugma yung shades ko sa kanya, kaya medyo hindi ko nagustuhan kasi medyo light siya sa akin. Kaya yan yung itsura niya. Pero okay lang din siya. Okay naman. Hindi naman ako nagkakatigyawat at saka hindi naman nag-oily yung face ko pag nilagay ko yan. Next ay ito na lang siguro. Itong Feel and Fresh 4-in-1 Whitening Glutathione Quelch. Ito yung itsura niya. Yan. Yan ang itsura niya. Ang makakomment ko sa product na ito ay okay lang naman siya at hindi naman nakakaramdam ng hindi naman ako nakaka-feel ng irritation sa kilikili ko at saka hindi naman namamawis yung kilikili ko. Kaya okay naman siya, dry naman siya sa kilikili ng mga matagal naman siyang madry sa kilikili. Yan yung itsura niya. Next yung ito na lang. Yung siguro yun to. Yung Sweet Honesty Moments. Yan yung itsura niya. Itong ano ba to? Perfume ba to? Body mist or cologne? Hindi ko alam. Yan yung itsura niya. Maliit lang siya. At ang makakomment ko sa product na ito ay okay siya kasi kahit niro-roll mo lang siya, kahit ginaganito mo lang siya, diba mo? Ano siya, matagal siyang
matanggal sa skin mo, matanggal mawala yung amoy niya, kaya gusto ko siya, gusto ko to. So next ay itong ano ba tong pangalan na to, siguro Ultra Color Lip Crayon na matte in a shade pink premiere. Ito yung itsura niya. Tsaka, hindi makita yung kanyang pangalan. Hindi talaga ma-zoom. Diba? Hindi talaga siya ma-focus. So, ang makakomment ko sa product na ito, siguro, hindi ko nagustuhan kasi akala ko talaga matte na matte siya. Kaso, hindi pala, mukhang ano siya, mukhang moist. Siguro yung ano to, ang creamy matte lipstick. Hindi ko siya gusto. At saka, hindi ko rin gusto yung shades niya. Pero, siguro sa iba, okay siya. Pero sa akin, hindi. So, next ay itong Simply Pretty Color Magic Lip Balm. Hindi na naman siya ma-focus. Hindi siya ma-focus. Yan yung itsura niya. Yan, hindi siya ma-focus, di ba? Talaga siya ma-focus, oh. Yan, yung itsura niya. Yan yung itsura niya. At ang makakomment ko sa lip balm na ito is, siguro okay naman siya, pero ako kasi hindi ako mahilig sa mga basa na mga lipstick, kahit na itong lip balm. Sorry. Kahit na itong lip balm, hindi ko bet. At, tsaka, siguro, kinuha ko lang to kasi buy one take one siya. Ito, 99 pesos for two na. Kaya kinuha ko siya. At saka, siguro okay to kasi okay sa iba kasi, di ba, nakakatipid. At siguro hindi lang ako mahilig sa mga moist na lipstick. Kaya yon. So, next ay itong Simply Pretty Lip and Cheek Tint. Yan, yung itsura niya. In a shade pink blush. Ang makakomment ko sa product na ito ay sa cheek, okay siya. Okay siya sa akin kasi medyo may pigment naman siya. Pero sa lips, hindi ko siya gusto kasi parang meron akong hindi nagustuhan pag nilagay ko sa lips ko itong lip and cheek tint na to. Siguro naiirita yung aking skin, yung aking lips, kaya ganito. Yan yung itsura niya. Pero okay naman siya sa akin, para sa akin ha. So next ay itong siguro yung to, Skin So Soft Collagen Protector Hand and Body Lotion. Ito yung itsura niya. Hindi naman siya ma-focus, diba? Yan yung itsura niya. At ito, ang makakomment ko sa lotion na ito is malagkit siya. Malagkit siya talaga. Kaya hindi ko siya gusto. At saka pag nilagay mo talaga sa skin mo, malalamdaman mo yung lagkit ng lotion na ito. Yun lang naman ang hindi ko nagustuhan sa lotion na ito, yung lagkit niya. Diba yung ibang lotion smooth lang pag nilagay mo. Ito yung official mo talaga yung lagkit niya. Kaya hindi ko gusto to. So next itong Brightening Peeling Exfoliator. Yun yung itsura niya. Napakita ko na sa inyo to at nireview ko na din nung ano ko, my daily makeup routine pag pupunta ako ng school. Tsaka nabigay rin ako ng medyo maikling comment about dito sa product na ito. So, ang makakomment ko sa product na ito is nagustuhan ko siya. Okay na okay siya kasi pag in-apply mo siya, maya-maya lang nagtatanggal. Ito pala yung kumukuha ng dead skin sa face. Tsaka pag nilagay mo siya sa face mo, maya-maya lang makikita mo na yung mga dead skin, mga balat-balat mo dyan sa mukha mo. Kaya napaka-effective. Hindi naman siguro nakaka-effective, pero effective siya. Effective siya pang tanggal ng mga dead skin. Yan yung itsura niya. Okay siya sa akin.
So next ay itong Avon True Color Glimmer Stick Brow Definer. Ito yung itsura niya. In a shade brown. Ito yung itsura niya. Ay, maka-comment ko about sa brow definer. Ito yung itsura niya. Akala ko, mukhang marker. Hindi pala, mukha siyang, kita niyo yung chocolate. Yan, yung itsura niya. At saka pag diniinan mo talaga, pag binilisan mo yung paglagay mo dyan, nababali siya. Kaya hindi ko siya nagustuhan siguro. At saka, siguro na lang siya, kaya siya brow definer. Kasi dito lang siya nilalagay siguro. Sa opinion ko lang ah, dyan siguro siya nilalagay. Kaya ganito yung tsura niya. So, hindi siya bagay sa mga nagmamadali. Kasi, di ba, pag nagmamadali ka, ginaganyan mo na lang, dinidiinan mo na lang para maging pigmented. So, hindi siya pwede kasi mababalig siya. So, next ay, itong Whitening Cleanser Papaya for Bright and Soft Skin. Ito yung itsura niya, yan. So, ang makakomment ko sa product na ito is, sa ngayon, okay naman siya. Kasi, mga 1 week ko pa lang ito ginagamit. Kaya, hindi ko pa siguro na makikita yung result niya. Yung tunay na resulta niya. At, okay naman siya. Pero, may problema ako sa amoy niya. Kasi, parang papaya talaga. Parang natural lang yung, natural papaya lang yung kanyang amoy. Kaya, hindi ko nagustuhan. Kasi yung mga amoy-amoy na natural lang, hindi ko nagustuhan. Siguro yun yung problema ko lang. Pero okay naman siya para sa akin. Ito yung itsura niya. So next ay itong Avon Naturals Body Care Rose Spray and Go Instant Hydration 3-in-1 Hydra Spritz. Ito yung itsura niya. So, pwede siya sa hair, sa body, at sa face. So, 3-in-1 niya. Yun yung itsura niya. Ang makakomment ko sa spray na to is okay siya. Okay siya kasi like yung scent niya. May amoy siya. At saka, pag in-spray mo siya sa face mo, nakaka-pressure yung pakiramdam. Kaya okay siya para sa akin. So, pasensya na sa background ko at saka sa backdrop ko kasi kailangan niya. Narito lang yung maliwanag. At saka hindi pa ako nakakabili ng backdrop. Kaya yun. At saka sa mga ingay sa labas ng bahay namin. Again, hindi soundproof tong bahay namin. Di ba? So, next ay itong last. Itong pinaka-paborito ko sa lahat. Itong matte lipstick. Ano pa to? True Color Perfectly Matte Lipstick ng Avon. Ito ay yun ang shade Red Supreme. Kita nyo yan. Gamit na gamit. Malapit nang maubos. Kaya kailangan ko lang bumili ulit. Kasi ito, hindi talaga, ito yung gamit ko ngayon. Pero hinaluan ko ng ganito. Kaya ganito yung itsura niya. So, ito yun. So, paborito ko to kasi hindi naman siya perfectly matte lipstick. Pero, okay siya yung pagka-matte niya. Okay siya kasi hindi siya medyo dry. Hindi siya dry na matte lipstick. Kasi yung moist, hindi siya moist. Parang creamy matte din yung kanyang texture. Pero, okay siya sa akin. At, matagal din naman siyang maburas sa lips mo. Kaya, gustong-gusto ko to. Paborito ko to talaga. So, yun lang po yung mga product na bibigyan ko ng comments sa ngayon. Tsaka, siguro magbibigay pa ako ng part 2. Gumagawa pa ako ng part 2 ng ganitong video na comment sa Avon products. So, kung nagustuhan niyo yung video na to, please give it a thumbs up. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And thank you for watching and have a nice day. Mwah, mwah, mwah.